Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasikan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami na nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng Anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabukay niya sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo,
ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon, ang masasama ay nanagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ang Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi, at nagsabi, "Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay." Dumating kasi ang isa kong kaibigan na naglalakbay at wala akong maiakin sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya, sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Nakasusumpong ang bawat kumahanap at binubuksan ang pinto sa lahat sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya ay humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo na po ang lahat. Sa araw pong ito ay ginugunita natin ang kapistahan ng ating Blessed Mother ng Rosario. Ang laging binabanggit at kinikiling sa atin ni Blessed Mother. Dasalin daw natin ang Santo Rosario araw-araw. Kung mahal natin ang ating mahal na ina at iginagalang natin siya ng husto, ang kanyang ipinakikiusap sa atin na dasalin natin ang Santo Rosario araw-araw, gagawin natin ng buong pagmamahal. Ang totoo po, kung dinadasal natin ang Santo Rosario araw-araw, ano ang mangyayari? Ang Blessed Mother, babantayan tayo lagi-lagi, susubaybayan ng walang tigil, tutulungan tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Arugang-aruga tayo ni Blessed Mother. Marami tayong mapapakinabangan kung dinadasal natin ang Santo Rosario. Walang mawawala sa atin. Kaya kung mahal natin ang Blessed Mother, ang kanyang kahilingan sa atin na dasalin ang Holy Rosary araw-araw, gagawin natin nang walang pagkukulang. Gagawin natin ito nang buong pagmamahal kay Blessed Mother at sa ating mahal na Diyos. Kaya dasalin natin ang Holy Rosary araw-araw at dasalin po ito ng buong taimtim. Marami tayong mapapakinabangan kung dinadasal natin ang Holy Rosary. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihan na pamamagitan ng mahal na Birhen Maria, Reina ng Banal na Rosario. Ang ating tugon po, Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birhen Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilayan ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo. Manalangin tayo. Ama,
pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon naway magtamasa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni Maria sa aming mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, gawin mo na ang mga alay na aming ahin ay siyang maghanda upang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo sa aming ginugunita
sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon na ipinagpipista ang mahal na Birhen Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birhen na totoong mapalad na iyong pinili na maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin
ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kakayahan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakabakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihakayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis ay marapatin mo na makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,